So, ang sabi ni Freud, ang personality daw natin ay based sa past experiences natin. And sabi naman ni Adler, ang mga behaviors at personality daw natin ay based sa mga final goals na iseset natin sa buhay natin. So, ang sabi ni Freud, kontrolado tayo ng unconscious at wala tayong magagawa dito. Tapos, sabi naman ni Adler, hindi, meron tayong choice. Conscious tayo, meron tayong pwedeng magawa kung gugustuhin nating magbago. Tapos, ang sabi naman ni Carl Jung, why not both? Sabi nga nila, good things come in three. Kung ang Marvel ay merong Iron Man, Captain America, Thor, ang psychodynamic perspective naman ay may Freud, may Adler, at syempre si Carl Jung. So sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung pangatlo sa triumvirate na yan na si Carl Jung. So si Carl Jung ay isang Swiss psychoanalyst na minsang tinawag ni Freud na Crown Prince of Psychoanalysis or tagapagmana ng school of thought na ginawa ni Sigmund Freud. Pero na-disappoint siya kasi in the end nag-break sila. Yes, nag-break, parang couple na break. Ganun yung description nila. Paano hindi sila magmumukhang couple eh nung first time nilang mag-meet in person eh nag-usap sila nang matagal. 13 hours. Imagine mo, 13 hours sila nag-uusap non-stop. Di ba couple yung tawag doon? So anyway, puno ng dualities yung buhay ni Carl Jung. Ang sabi niya, yung tatay niya is very idealistic but at the same time doubts his religious beliefs. And then sa nanay niya naman, ang tingin niya sa nanay niya is may dalawang side siya. On one hand, very caring, very warm, and on the other hand, feeling niya parang may mga destructive tendencies itong nanay niya. So, merong dalawang version yung nanay niya ayon sa kanya. Habang lumalaki si Carl Jung, sabi niya, meron siyang dalawang personality, si personality 1 and si personality 2. So, si personality 1 daw, yun yung personality niya nung bata siya hanggang nung mga before siya mag-middle life. And tong personality 1 na to is more extroverted and more concerned sa mga dealings sa external world. Meanwhile, si personality 2 naman is more introverted na mas pinipiling pumunta sa kanyang subjective world imbis na makihalubilo sa mga tao at sa mga bagay-bagay na nasa labas ng kanyang realidad. Yung theme of duality ay napakalakas sa buhay ni Carl Jung. Kaya naman hindi nakakapagtaka na itong duality na to ay laging lumalabas sa theory niya na tinawag niyang analytical psychology. So katulad ni Freud, naniniwala din si Carl Jung na meron tayong conscious and unconscious part of our personality. Yun nga lang, yung kay Carl Jung medyo may expansion pack version nung kay Freud. So according kay Jung, ang conscious part natin is almost similar sa concept ng conscious ni Freud but hindi ito ang main focus. Kay Freud, ang ego yun yung center ng personality and yun lagi nagtatrabaho talaga. Pero ang ego ay center of consciousness but it is not the core of personality. So makukumpleto lang daw ang personality according kay Jung kung mamamerge na ng ego ang kanyang sarili sa center ng personality na nasa unconscious. So gayunpaman, ang ego pa rin ang nakapronta sa reality at ito yung conscious part natin. So siya pa rin ang responsable sa communication with the outside world. So ang ego or ang conscious part ng personality natin ay pwedeng magmanifest ng iba't ibang klaseng personality types. Depende sa attitude at saka functions na dominant sa isang tao. So ano nga ba yung attitudes at functions? Sa theory ni Jung, may general attitude ang tao sa pag-experience ng mga bagay-bagay sa paligid niya. Pag introverted ang attitude, ang tendency, ang psychic flow ay paloob, papunta sa loob. So more on subjective yung attitude ng mga introverts. Meanwhile, sa mga extroverts naman, ang flow ng psychic energy ay palabas. So dahil palabas yan, more on objective side sila sa pag-experience ng kanilang reality. Pero ang sabi ni Jung, ang tao daw ay both extrovert and introvert. Yun nga lang, may mga iba't ibang sides ng life tayo na kung saan mas nagiging extrovert tayo or mas nagiging introvert tayo. For example, si Freud at saka si Adler. So si Freud ay may introverted attitude pagdating sa kanyang personal life. Lagi siyang obsessed or preoccupied siya sa kanyang own fantasies and as a person, mas gusto niyang mag-isa at konti lang ang mga kasama niya. Meanwhile, si Adler naman,
Personally speaking, he is very extroverted. Kita nyo naman na very approachable siya, warm, and gusto niya maraming kasamang tao, sabi ni Jung. Pero kung titignan natin yung mga theories nila, parang baligtad. Kasi si Adler, kung titignan mo, subjective reality or subjective perception, which is very introverted dahil papunta sa loob yun. Meanwhile, yung kay Freud naman, very extroverted daw, sabi ni Jung. Kasi he is talking about the external world of sex and aggression. So parang merong discrepancy kung titignan. Pero yun nga, sabi ni Jung, hindi naman kasi purely extroverted ang isang tao or introverted ang isang tao. So in my case, I am personal introverted, but sometimes when I'm speaking in public, that extroversion side of me is getting ahead of me. So nagiging madaldal ako. So in that case, I am both extroverted and introverted. So ayon kay Jung, that is how it is. So kayo ba, more on introverted ba kayo or extroverted? Or baka naman sa mga iba't ibang side ng life nyo, eh, depende kung ano yung attitude nyo. So comment nyo na sa baba kung ano naman yung na-observe nyo sa sarili nyo and kung agree ba kayo sa theory ni Jung na both extroverted and introverted ang isang tao. So going back, yung mga attitude na to ay yung nagmo-modify sa mga functions na meron ng consciousness. So ang unang function natin, which is about perceiving the information outside world, can be sensing or intuiting. Sensing or sensation is the way of perceiving things using the five senses in observing the reality. Ang intuition naman is a perception in an unconscious way, yung pag tinanong ka kung ano yung ano sa palagay mo, tapos ang sasabihin mo, hinala ko ganito or feeling ko ganito. So that is intuition. Hindi ka necessarily tumitingin sa kung anong nasa harap mo. Ang way of perceiving mo is more on unconscious. And then meron tayong rational function, which includes thinking and feeling. So thinking is basically logical way of thinking of things when we are processing information. Meanwhile, sa feeling naman, we're more on valuing the information. Hindi natin necessarily tinitingnan yung logical step-by-step processing, but we just kind of feel ano ba yung value nito sa iyong palagay. So combining these four functions with two attitudes, magkakaroon tayo ng 8 personality types. Ayon kay Jung, ang mga tao, depende kung introverted or extroverted sila, ay meron isang dominant function na laging ginagamit. Pero yung iba, pwede silang makapag-develop ng 2, yung iba, pwede makapag-develop ng 3, pero ideally daw, sabi ni Jung, dapat ma-develop daw natin yung 4. Pag na-develop natin yung 4, ibig sabihin, mas well-rounded tayo as a person. Pag well-rounded tayo, hindi tayo magiging rigid in approaching different situations in our lives. So, mas psychologically healthy daw kapag ganun. So, ito yung table of example ng mga personality types and what kind of jobs na bagay para dito sa mga personality types na to. So kung feeling nyo familiar kayo sa mga personality types na to, baka nakita nyo na yung MBTI or Myers-Briggs Type Indicator. Since ang MBTI ay based dito sa theory ni Carl Jung. So after ng conscious, pupunta naman tayo sa unconscious part of our personality. Ang unconscious ayon kay Jung ay may dalawang parts. Una ay ang personal unconscious and then ang collective unconscious. So ang personal unconscious ay halos kapareha sa concept ni Freud, na kung saan nandito yung mga repressed memories, emotions, and ideas na particular dito sa taong ito. Usually, yung mga emotions na to, yung mga ideas na to, yung mga memories na to, sa personal unconscious, nagmumerge sa bawat isa. So, for example, ang mga past experience natin with our mother. So, yung pag-aaruga niya, yung kanyang tender loving care, namumerge siya sa unconscious natin. And as namumerge siya, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang idea or connected ideas with regards to our experience with mothers. So kapag narinig natin ang word na mother, iba't ibang memories, iba't ibang ideas ang nagko-connect-connect dyan, since yun nga yung mga idea natin or yun yung mga nasa unconscious natin with regards in defining what motherhood is or what a mother should be. So ang tawag dun sa mga na-merge na ideas or emotions about this particular topic or this particular person is what we call complex. Particular na example natin is sinatawag na mother complex. This mother complex or yung mga complexes na meron tayo is different with each person. So iba ang complex ko about mother, iba ang complex mo about mother. In Jung's case, ang complex niya about his mother is that mother is unpredictable. Mother can be caring and mother can be destructive at the same time. So that complex is his own complex. So syempre, iba yung sa akin, iba din yung sa'yo. Kasi nga, it's personal. So, nasa personal unconscious siya.
So next level of psyche na controversial sa theory ni Jung is yung collective unconscious. Kung ang personal unconscious ay galing sa mga personal past experiences natin, ang collective unconscious naman ay galing sa experiences or past experiences ng sangkatauhan as a whole. Yes, sangkatauhan, buong species ng humanity. Meron daw unconscious sa atin na ganun. Di ba? Controversial. So yung mga experience ng mga distant ancestors natin with regards sa concept of God, Father, Mother, Water, Earth, Trickster, and kung ano-ano pa, eh napapasa daw generation by generation. And yung mga experience na to, yung mga distant memories natin about these kinds of experiences, eh nakaka-apekto sa mga personality at sa behavior natin as a whole. So kung ang personal unconscious eh may complexes, ang collective unconscious naman ay may mga tinatawag na archetypes or mga archaic or ancient images na nagsisilbing blueprint sa mga experiences natin na naranasan na ng mga distant ancestors na nabuhay noong sinaunang panahon pa. So unlike complexes na nabubuo as we grow old, ang mga archetypes is naka-built-in na sa atin. So kumbaga para silang mga built-in applications sa mga smartphones natin. So lahat tayo meron tayong mga applications na naka-install sa ating personality. Ang mga applications na yan is yung mga archetypes. Pero hindi sila naka-activate. So para ma-activate natin yung mga apps na yon, yung mga archetypes na yan, eh kailangan magkaroon tayo ng experience na related dun sa mga archetypes na yon. For example, ang archetype natin for mother, meron tayo lahat niyan. Meron tayong archetype for mothers, not just the mother complex. So, let's say for example, ang isang babae ay nanganak and then nakita niya yung anak niya. So, technically, hindi niya kilala kung sino yung anak niya. Pero meron siyang urge na alagaan, bigyan pansin, bigyan ng pagkain, bigyan ng tender loving care yung anak niya. Ayon kay Jung, on that moment na napanganak yung baby, and activate yung mother archetype dun sa babae niyon. Kahit never pa siyang naging nanay sa talambuhay niya, meron pa rin siyang idea kung paano maging nanay. Since yung mga distant ancestors natin ay nagkaroon na ng experience about doon, therefore pwedeng ma-influence ng archetype na yon yung magiging behavior niya towards her child. So sabi niyong marami tayong archetypes since marami naging experience yung mga ancestors natin. Pero may mga iilang mga archetypes na well-developed, kumbaga. Napakalakas ng dating nila sa mga personality ng mga tao. Primary archetypes na to is very relevant sa ating personality. Ano nga ba yung mga basic definitions sa mga archetypes na yan? So, unahin natin ang persona. So, persona literally means mask. And this is the side of our personality na pinapakita natin sa ibang tao. And then, ang shadow naman is ang side ng personality natin na ayaw natin tanggapin. Therefore, hindi natin pinapakita sa iba. And then, ang animus naman ay ang male side ng mga females. And then, ang anima naman ay ang female side ng mga lalaki. Tapos, yung wise old man is a derivative of the animus. It represents the wisdom of people in living in this world. Then, sa great mother naman, it's like a mother complex ni Jung na more great in scale. So, sabi niya, it represents fertility and at the same time, destruction. And then, of course, ang hero. So, ang hero, very familiar tayo dito because it is represented usually sa mga legends, sa mga myths. Laging may mga heroes dyan, no? And then, meron tayong mga modern mythologies, yung mga comic book characters natin like Superman, Batman, Iron Man, Thor, Captain America, those people are heroes. No? Heroes usually have special strength or special powers to defeat evil. And usually, katulong niya sa pag-defeat ng evil yung wise old man and other archetypes actually kung titignan natin na maigi. So, deserve ng archetypes ang isang buong video. Lagi ko sinasabi to. Pero this time, gagawin ko talaga siya. Gagawa ko ng video about sa kwento ng archetypes and how can we apply it in our life. So, stay tuned dun. Kaya mag-subscribe na kayo para hindi nyo mamiss. So, anyway, so yung mga archetypes na to, na-activate sila throughout our life. And ang goal is to unify all these archetypes para ma-achieve natin yung tinatawag ni Carl Jung na self-realization or individuation. So, pag na-unify na lahat ng mga archetypes na yan, eh, mabubuo yung tinatawag ni Jung na archetype of all archetypes, which is ang self with capital S. Pag nagkaroon na ng unification ng mga archetypes, eh, sign na ito ng magandang mental health. Yun nga lang, sabi niya, konti lang ang nakaka-achieve ng individuation. And it will take a whole lifetime just to complete it. So, hindi
siya pwedeng madaliin. Sa proseso na ito, ina-acknowledge ng tao yung mga naging past experiences niya, kung bakit ganito yung ugali niya, and at the same time, naglulook forward siya in developing his personality along, having a goal to become unified with oneself. Dito din binabalanse ng taong pagdedepende niya sa conscious tsaka sa unconscious. Ayon kay Jung, kung masyado tayong nakaside kasi sa conscious part natin, eh masyado tayong boring. Bakit boring? Kasi walang spark, walang soul spark na galing sa unconscious. So ang unconscious kasi ang nagbibigay ng parang creativity or novelty sa personality natin. Meanwhile, kung masyado naman tayong magsaside sa unconscious side natin, eh magiging naman masyadong chaotic yung buhay natin. And pag chaotic yung buhay natin, may tendency tayong magkaroon ng mga psychopathological personality. So sa individuation din, eh dito nare-recognize ng tao ang duality niya or ang two sides ng kanyang personality. Dito natin pinagmo-merge ang persona at ang shadow, ang ating animus at ang ating anima. Dito din natin pinagsasama yung thinking side natin at yung feeling side natin, our intuition and our sensation, and of course, yung pagiging extroverted natin and introverted natin. Kapag nabalansin na natin ang duality ng personality natin, doon daw natin malilive ang life natin to the fullest. So ayan, napag-usapan natin yung theory ni Carl Jung. This is just the basic because Carl Jung has a complex view of humanity. Very expansive siya. So mahaba yung video natin ngayon. So sobrang dami ng concepts niya, I think everyone will agree that the parsimony of this theory is lacking. No? Hindi siya ganun kasimple. Well, be fair naman, the personality is not that simple. It's naturally complex. So hindi mo masisisi si Jung na ganyan yung theory niya. No? Hindi ako nagpa-fanboy. Favorite ko siyang theory kaya pinagtatanggal ko siya. Anyway, may bias ako ng konti sa kanya. So ayan, sana nag-enjoy kayo at maraming salamat sa mga tumapos ng mahabang video na ito. I hope you learned something. I hope nag-enjoy kayo. And like nyo na and share this video if you want. And maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Alam.